Pen di sarapin, di kotsilyo, di armasin, aw, aw, di karabaw. Ano, wala. Magandang hapon sa inyo mga kalagalag. Nandito tayo sa may bayan ng Kamalig. At sa hapon na to ay makakakuha tayo ng isang kulasising berde. At yun mga kalagalag ay ating i-release, no? At dadali natin naman sa ibang lugar. Nandito tayo sa may isang barangay ng Kamalig. Gubat na to mga idol, kaya marami ditong mga nakukuhang mga wild animal. May mga hunter na mga nanguhuli sa kanila. Kaya meron na naman isang taga-subaybay natin na nag-message sa atin na makakapag-release tayo o magbibigay siya ng isang kulasising berde. At meron nga akong mga kalagalag na dalang lalagyan ng ibon para nga dito natin isilid. At itong lugar na to, dito sa parte na to, malapit na lang dito yung bahay ng isa nating taga-subaybay. At pupunta natin para makuha natin yung ibon na kulasising berde. Nandito na tayo mga kalaglag sa isa nating taga-subaybay, no? At magbibigay nga siya ng isang kulasisi. At yung tatlong kulasisi mga kalaglag ay nakapwesto na doon, nakaready na. Pipili lang tayo ng isa kasi isa lang ang pwede nating ma-release mula sa isa nating viewer. At yung mga kalaglag, lapitan natin habang sila ay tumutuka ng saging. Ayan mga idol, ang mga kulasisi. Ayan, tatlo sila at isa lang ang mapalad na palalayain natin. Puro sila maganda at yun, may iilap. Ibang tao nag yeah. Asa ba yung mga pagod? Alin ba dito yung kate mo, pre? Itong isa. Alin, alin? Yung yan. Ito? Oo. Ito yung kate niya mga idol, no? Ayan. Isa lang ang ating pwedeng iuwi. Ang gaganda nila mga kalagalag. Yan. Kulasising berde. Ang ganda ng kulay nitong isa, oh. Ayan mga idol. Di ko alam kung alin dyan ang pipiliin ko sa tatlo. Nakakalito. Ang kinakain nila ay saging lang, yun. Saging lang mga kalagalag, walang iba. At may lagayan din ng tubig, yung kawayan. Galing nito, oh, pabaliktad. Yan mga idol, ang kulasisinga na ibon. Medyo nalilito ko kung alin ang pipiliin ko, kaya mas maganda na lang kung pen-pen di sarapin na lang. Na kung sino maswerte, yun ang i-release natin. Okay, 1, 2, 3. Pen-pen di sarapin, di kotsilyo, di armasin, aw, aw, di karabaw, di bato, ten. So ito mga kalagalag, itong pangatlo, ito ang, ito yung may iuwi natin, yung sa dulo. Itong isa, nakapabitin. Ayaw na dumapo. Yan, mga idol.
Ang gaganda nila. Kukunin ko muna mga idol yung ginawa kong kulungan para maisilid na natin itong isa. At kung saan parte dyan sa dadaanan natin, parte ng daraga, mga bundok dyan, ay doon natin pakakawalan. Hindi ko na iuwi pa ng Legazpi. Ilalayo lang natin dito sa lugar ni paring idol kasi yung kati niya dito talaga magaling daw mangakit. At baka kung dito lang natin palpasan, siguradong mahuhuli niyo pa rin yun. Kaya ilayo natin ang mga siguro mga 10 kilometers. Doon natin pakakawalan. Nandun pa sa taas yung motor ko mga kalaglag. Kunin muna natin ang mailagay na natin yung ibon. Ito yung mga idol yung ginawa kong kulungan kanina lang. Para kung may mga magdo-donate pa ng mga ibon, dito ko na lang ilalagay. So yan mga idol, papasok na natin yung isa dito sa maliit na hawla. At si yung may-ari nito, tatanggalan niya na sa paa ng tali. Yan, yan yung napili natin sa pamamagitan ng penpen di sarapen. Bali, ano pala yan? Tanso, no? Oo. Oh. Maganda ba yung ano niya, yung tawag diyan, yung huni niya? Di pa ako nakakarinig ng huni ng ano eh. Tawag diyan. Kulasisi. Kulasisi. Yun pala, kinakater pala yan. Kasi tanso, no? Yun na yung pinakaring niya sa paa niya. Oo. Yan. Yan siya na magpasok mga kalagalag kay mas may alam sa dyan sa kulasisi. Hilain mo lang yan. Ano lang yan. Yun. Tanggalin mo muna ito. Yun mga idol. Ayan na yung isang ibon na na-rescue natin dito sa isa nating kaibigan na hunter, no? Hunter naman siya ng mga kulasisi. Veterano siya sa ganitong pangangati kaya may dalawang huli siya. Sa ilang araw lang itong huli mong dalawa na to? Isang araw lang. O isang araw lang daw mga kalagalag ang huli natin, ang huli ng kaibigan natin, no? At mayroon pa siyang natirang dalawa. So ito ang mapalad mga kalagalag, itong nasa hawla na to. At maya-maya lang, pag uwi natin ay pakakawala natin to sa daan kung saan makakita tayo ng mga bundok dyan. At doon siya natin i-release. Yan mga kalagalag, pauwi na tayo para palayain ang isang kulasising berde.
alis na tayo mga kalagalag at nakapagbigay na tayo ng pasasalamat sa nag-donate ng isang kula sisi. At nagbigay din tayo ng payo na ito nga, ang paghahunting ng mga wild animal ay pinagbabawal. Pero depende na yun sa kanila mga kalagalag kung sila ay makikinig sa advice natin, dahil ang paghahunting ay isang hobby na yan o hilig at napagkakakitaan. Kaya pasalamat pa rin tayo na may mga hunter na nagbibigay o nagdo-donate ng isang mga huli nila para i-release natin at ibalik to sa gubat. At shout out nga pala dyan sa kaibigan kong vlogger na biyasa sa pagkukumpuni ng mga sasakyan. At pwede nyong pasyalan ang shop ni Bitoy Legend dyan sa mga Barriada, Legazpi City. At go-uwing na tayo mga idol, baka abutan tayo ng ulan. Dito natin pakakawalan ang kulasising berde. Makita nyo mga idol, ang paligid. Yan, bundok. Paikot dito ng kakahuyan, kaya dito mas magandang pakawalan natin ang ibon na to. At makita nyo yung lugar mga idol. Napakatahimik at malayo na dun kung saan nahuli itong ibon na pakakawalan natin sa ngayon. At ito ngayon mga idol, yung ibon nga, tinakpan natin ng ano para hindi siya mahanginan sa biyahe natin kasi medyo malayo, mga 8 kilometers mula sa pinanggalingan niya. So ayan siya mga kalagalag, at tatanggalin na natin yung ano at pakakawalan natin siya. Nangangagat siya mga kalagalag, oh. Aray, 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 aray. Up, 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 up. Tigil na, malaya ka na, mamaya. Ito na mga kalagalag. Pakakawalan na natin ang ibong kulasising berde. Okay. Fly high, kulasisi. Yun na. Wala na siya mga kalagalag. Nandun na siya parte.
Ang bilis. Isang iglap lang. Wala na ang kulasisi. So, yan mga idol. Ang pag-release natin ng isang ibon na isang wild. At huwag nyo kalimutan mga idol, i-subscribe ang YouTube channel. One Lagalag.